on air with Ryan Seacrest. 102.7. Kiss. Ayan, hello mga ka. Ayan, happy relax afternoon po sa ating lahat. Welcome to Sampara Journey. Ayan, syempre mga ka, ating journey po ngayon ay taos puso pong nagpapasalamat sa inyo mga ka. Dahil road 300 na po tayo. Ayan, 300 plus na po tayo mga ka. Maraming maraming salamat po sa tuloy na pagsubaybay sa aking journey, sa pag-like, sa pag-share, and also pag-subscribe at pag-click ng all bells po para updated po kayo sa aking journey. Ayan, dahil po mga ka, tayo ngayon ay road 300 plus na, ay tayo ay mag-celebrate. Ayan, na kung saan mga ka, ayan ang aking mga hinanda. Dahil alam niyo naman, home quarantine, stay at home. Kanina nag-iisip tayo, ano kaya yung ihanda natin for a simple celebration dahil 300 na ang ating subscribers. Ayan. Tingin ako dito at buti na lang mayroong bukas na tindahan at ito yung aking pang napamili. Alam niyo ba mga ka, nakakatuwa dahil ito ay itong food na to o junk foods na to, ang halaga nito ay 67 pesos. Ayan. At syempre, nagbabad din tayo ng pongkan. Ayan. Na kung sa mga kay ito ay galing sa isang kaibigan na nag-abot sa atin. Ayan. Ayan. Kaya, tikman na natin siya mga kay. Ayan. Syempre, start natin ay happy. Ayan. Happy siya mga kay. Ayan. Syempre mga kay, kwentuhan na lang din habang tayo ay nagsa-celebrate. Halos kahit nakikita ko ng sa food, ang tawag nila ito ay pagmakain sa lamok, mukbang. Ayan. Hindi ko pa alam yung salitang ibig sabihin ng mga kayo. Pero nababasa ko lang siya. Hindi ko alam kung pwede itong matawag na mukbang na ang twist niya ay puro mga chichirya. Diyan na tayo. Happy. Sabi mo okay. Bakit happy? Ayan. Bawat kanya mga bibigyan natin mga kaulugan. Happy. Ayan. Dahil sa kabila ng krisis na hinaharap natin mga kay, ay meron pa rin saya na naibibigay ang COVID-19 sa buhay natin. Nakita natin dito, lalo na sa akin mga kay, kasi dito nakita yung magiging isang creative ko. Sa totoo lang mga kay, hindi ako creative na tao. Kung ano ako, yun na yun mga kay. Lumabas yung ating pag-iisip paano mag-create ng food preparation na kaya at yung makikita lang natin sa bahay natin. Dahil nga sa crisis na inaharap natin yan. Ayan. At nakakatuwa mga kay, kasi may mga kakay tayo na nakaka- appreciate ng ginawa nating food preparation at ang sinabi nila it's a more upload pa daw or videos pa daw na ating food preparation. Ito mahirap mga kay, mahirap mag-isip na alam sa tingin mo na ito lang yung meron ka, dapat ito lang naisip mo na gagawin mo siyang experiment or ipapatwist mo siya na maiba man lang. Ayun siya mga kay, kaya dapat happy. At higit sa lahat, naging happy dahil tayo. Ako, lalo sa sarili ko, naging conscious ako, naging healthy ako, nag-exercise na ako araw-araw. Higit sa lahat, yung laging napaka-importante, yung laging hingi natin yung gabay ng buong may kapal, lagi tayo magdaan sa kanya ng mga minuto na pagdarasal para sa kanya, kausapin natin siya. Ayun. Kasi naniniwala talaga ako, Maki, hindi man lang natin siya nakikita personally, ay meron siyang dinadala ang tao para maramdaman natin siya sa kabila ng crisis na hinaharap natin. Kaya, happy. Ayan, syempre lang. Okay. Ang next naman, ito ang, ayan, may mga ganyan-ganyan sila mga kay, ayan, sunshine. Ayan. Sabi nga nila, nababasa ko sa social media, hindi nila alam yung date o araw. Ayan. Kundi ang alam lang nila ngayon ay umaga at saka gabi. Ayan. Siyempre, sa bawat pagising or sunshine ng buhay natin, sa panahon natin ay tayo ay magpasalamat. Lalo sa ganitong crisis natin, mga kay. Kasi bakit? Ang swerte natin,
Kaso nakikita pa natin ang araw, yung sinag ng araw. Hindi natin alam yung ibang mga tao na merong mga nasa PUI or PUM ngayon. Ay, sorry. Sige lang, okay lang. At higit sa lahat, yung merong positibo sa COVID-19, hindi natin alam kung may kita pa ba nila or may masisinala, may kita pa nila yung sinag ng araw o tinatawag natin sunshine. Kasi ako mga kay, nakita niyo na ma'am, kung kayo ay friend ko sa social media, simula ng mag-COVID, ngayon, simula na mag-quarantine, talagang ang Facebook ko ay talagang more on hugot. Ayan. Since pa naman mga kay, hindi naman lingit sa kalam ninyo na more on hugot tayo sa hinaharap natin. Kasi, para sa akin mga kay, ang Facebook, siya yung partner ko sa mga nararamdaman ko, emotional ko. Either maging happy ako, maging sad ako. Kung ano bang nararamdaman ko, ayun ang kakabi ko makin. Kasi at the end of the day, nalabas tayo ng bahay na mayroong ngiti. Kung meron tayong problema, yung social media natin. Meron iba na nakaka-relate at meron namang iba na minsan na nagkagalit sila kasi puro daw ang post ko negatibo. Kaya, ba't tayo magawa? Facebook natin yan. Pero ngayon, nagkaroon ng dahilan yung ating ito ang naging rason na ito na mulang positibo na yung gawin natin. Ngayon, simula nung naging active tayo sa YouTube channel, nakita ko yung mga inspiration ng bawat mga vlogger sa kanila mga channel or TV or kung ano mga konsepto ng buhay nila, it's a more on positive sila. Kaya nakita nyo mga kay, na simula ako na nag-post sa social ng YouTube ko ay nagko-continuous na ako. Ngayon, kasi syempre, nakakabigay sila ng inspiration nila sa akin. Kaya don't forget to always sunshine. Yan. May sunshine pa rin po na bawat pagising po natin. Ayan. At higit sa lahat naman ang ating eksakto sweet corn. Ayan, para sa akin ng eksakto ngayon. Kasi bakit? Sabi ko nga, sobrang nainip na ako, mga kay, sa totoo lang, nainip na ako. Hindi ko ma-share yung aking skill, yung aking talent, yung binigay sa akin ni God na dapat mag-alaga ng kalusugan. Kasi, prone ako na mahawaan or prone din ako na makahawa ko. Kaya, nakita ko sa sarili ko na maging sakto na lang muna. Kung ano yung kaya ko maiambag, ano yung kaya ko ma-share, lalo sa ganitong crisis, yung sakto lang. Yung katulad ng mag-stay na home, ngayon, magbigay ng food preparation, ayan, ng mga tips, lalo na sa health, kasi yung ating advocacy. Ayan, kaya kailangan sakto lang. At saka napaka-importante talaga ang salitang sakto lang, mga kay. Ganun sa health, usaping health, tandaan nyo, ang kulang, masama. Ang sobra, masama. Kailangan sakto lang. Ayan. Yung ating mahiwagang electric pad ay tiniikot sa mga akin. Ayun, kaya maging sakto tayo ng live na. Ding-dong. Ding-dong sa akin, mga kay, nag-ding-dong siya noong ako ay mga first week hanggang mabot ng second week na home quarantine.
Kasi alam niyo mga kay naiinip na talaga ako actually. Yung alam mo na yung pangarap mo nakamit mo na kasi may taong nang ginamit para maging ka maging yung nakusyo yung dream mo pero nagano ng presence. Ayan. Kaya nadingdong ako ni God. Ayan. Na chill lang, relax lang. Ayan, may purpose bakit nangyayari ito. Ayan, lalo na sa sarili mo. Ayan, kasi ako mga creature ko lang, ako yung tipong tao na pag nagustuhan ko, nagawin ko talaga yan. Pero, mga linggo or bang, pag meron ako na-dismaya na nangyayari, inista ko siya mga kayo. Ayan. Pero minsan, ito na yata yung way para pumunta ako sa aking pagiging success. Pero ang nangyayari ay, bumabagsak siya. Kasi nga, nag-i-stop ako. Pag meron lang konting dismayado, nangyayari. Kaya, nadingdong ako ni God sa panahong natin may crisis niya. Yan. Dingdong. Nagtapos na tayo mga kayo sa mga maliliit natin. Ngayon dumako naman tayo sa mga lalaki. Mga kayo, simple lang. Kung titignan natin, itong mga bagay na to, itong apat na to, kung iisipin nyo, simple lang siya. Yung happy, yung sunshine, yung sakto, at yung dingdong. Itong maliit na apat na ito, mga kayo, ay sobrang laki ng impact sa buhay natin. Ibig sabihin, Maki, naniniwala talaga ako na wala namang napupunta kagad sa isang malaking bagay kapag hindi po nagsisimula sa maliit. Kaya kailangan, Maki, i-appreciate natin yung maliliit na bagay na nangyayari sa buhay natin, nasa paligid natin, at yung mga taong dumarating sa atin. Ayan. Palagan po natin itong mga maliliit na ito. Kasi itong mga maliliit na tumaki, kapag nakamit mo na yung mga pangarap na nais mo, nasa ruro ka na ng tagumpay, tanda mo, mamimiss mo ito itong mga maliliit na to. Na itong mga maliliit na to ang nagbigay sa'yo ng saya, ligaya, at contentment sa buhay. Ayan, maki. Kapag ito, maki, lagi mong nasa puso, isipan mo yung mga maliliit na bagay na yan, ay kahit nasa ruro ka pa, you always happy. Lagi kang masaya, Maki. Basta kasi ang dami natin or may mga na-encounter tayo nasa rurok na pero na napapansin nila bakit parang may kulang kasi nakakalimutan nila yung mga maliliit na bagay na nagbibigay pagsasaya sa buhay nila. Ayan. Yan, dumako naman tayo sa malaki. Siyempre ang picture. Ma'am Juan. Ayan. Siyempre, Maki, ang buhay natin ay ang buhay ko, Maki, hindi na natin lalayo, ay malutong. Crunchy. Ewan ko ba, lumaki kami mahirap. Given, makain kami sa tatlong araw na umaga, tanghali, gabi ay napakaswerte na natin. Kasi alam niyo naman, Maki, share ko lang. Simula nung maliit pa kami, mga 7 years old. Start ng 7 years old, talagang binuhay na kami para maghanap buhay. Ibig sabihin, kaya namin kumita. Kaya, yung mga needs namin na kumain kami tatlong araw sa isang beses o more than pa, ay natutubo na namin. Pero, yun ay talagang pagsihirapan talaga namin. Kaya para sa akin, okay, hanggang ngayon, 29 years old na ako, ay malutong pa rin yung mga journey na hinaharap ko ngayon. Malutong through sadness to happiness, ayan. Kasi ganito talaga yan. Kahit di mo na-appreciate yun sa inyong yung nangyari sa iyo sa buhay mo. Naipatukol lang. Kaya para sa akin, crunchy talaga yung life ko ngayon. At meron pa, limang wag. Ayan, sa akin yung buwan, Maki,
Ito yung mga taong ginamit ng igat para mas lalo ko pa makilala yung aking tao, yung sarili ko. Ayan. Kasi, na-develop yung sarili ko lalo na pagdating sa emotion. Kasi hindi pa ako makapagpigil, mga pere. At gusto ko gagawin ko. Ayan. Ayaw kong umiyak. Kasi naalala ko si mother. Naalala niya talagang ugali ko kapag ginusto ko. Ayan. Tanda ba't happy lang tayo? May konting emotion lang bigla lang nag-flashback sa akin si mama. Kasi si Charon, favorite niya din yan. Favorite niya talaga si Charon. Take note, vinegar, alam niyo na mama, okay, vinegar lover is here, ayan. Hindi ako kumakain, hanggat maaari talaga mama, okay, na walang suka, katabi ka. Mapasabaw man yan, o dry yan, kailangan meron tayong vinegar. Ayan. Diba? Sakto-sakto talaga para sa akin ang chicken at chicharon ni Mang Juan kasi meron siyang suka at sili. Ayan, suka at sili. Alam niyo naman, spicy lover din tayo mga king. Sakto sa akin ang kumpleto package ng si chicharon ni Mang Juan. Special suka at sili. Mang Juan, tutaro ni Mang Juan, special suka at sili. Yeah. Ang next naman natin ay Nova. Yeah. Ayan, Nova. With multigrain snacks, county cheddar flavor. Ayan. Nova. Ha, Nova. No at saka ba? Ayan. Siyempre, mga kay, sa mga hindi pa nakakala sa akin, marami rin naman, marami pa silang hindi alam sa akin, kaya no. Ba? Nga, kung saan, kung pagdating sa social media ay nalaman nila information ko kung si Sam. Ayan. Oh my God. Hindi mga kayo, sabi nga, it's, hindi ko, ang pinagmamalay ko na social media ang lahat ng aking emotional happiness and everything. Ayan. Kasi naging, siya yung naging kakampi ko para sa akin. Kasi alam niyo mga kayo, share ko na lang, sa mga hindi pa nakakalam, kaya no, para, no, sabi na kala nyo ba, yan, balalaman nyo na, na in a long run na nakikibaka kami sa buhay na hinaharap ng mama ko na through nagsimula ng mag-dialysis siya, simula ng hospital siya hanggang maging dialysis siya ay nagpapasalamat ako kay Facebook. Nagsabi ko talaga mga kin, nagpapasalamat ako kay Facebook. Bakit? Kasi 3 years to 5 to 4 months nakisabak o nakilaban si mama sa kanyang laban sa kanyang dialysis ay dahil po sa social media through Facebook sa mga ginamit po ng mga tao ni Lord na ma-continue o mag-extend ang buhay ni mama. Kasi hindi ako handa. Aminado ako mga kayo na hindi ako handa sa ganung nangyari sa buhay namin. Bakit? Kasi nawala na ako ng dalawang kapatid,
nawala na ako ng kompletong pamilya dahil nga naghiwalay lang sina mama at papa. At wala ko rin hindi ako handa sa ganun nangyari kay mama nung nagkasakit siya. Kaya ko na lang sabi, pinapasod news ko na lang, bahala na lang siya, basta akong gagawa lang ako, mag-actual lang ako, magtatrabaho lang ako, paano yung pwedeng magkakitaan, gagawin ko. Pero umikot ang mundo ko noon is a massage therapist. Ayan, hindi ko alam kung bakit na napunta ko sa pagiging massage therapist. Flashback lang kay Makay. Kasi nung nagtatrabaho ako sa Julie's Beach Shop, naambos ko si Ma'am Mira, shout out kay Ma'am Mira, na super bait, wala ko masabi yan. Ako doon ay scaler. Ang scaler doon, it's nagtitimpla. Mga recipe ng bawat mga brands. At doon, ikatabi nun is buy center sa kanila din yun. Nagustuhan ko yung pagiging computer. Kaya sabi ko, napahato ako sa Tesla, sa Muntinlupa. It's computer technician. Ang nangyari mga kuya, alam nyo ba, napunta ako sa PhD sa Reflexology year 2010. Kaya naasaw nila ako doon. Sabi nila, nag-explain na ako, saan nagtrabaho sa Julie's Bake Shop? O, ano ginagawa? Minamassage ko na daw yung pagmamasa daw yun. Minamassage ko daw yung mga brand doon. Ayun. Kaya, pero hindi ko alam na yung pala yung magiging simula na mahalin, yakapin at makakatulong sa akin na maging isang massage therapist. Ang course pa namin doon is Reflexology. Ayun. Kaya simula naman, hanggang ngayon, it's almost isang dekada na, kapag ako ay nagtitreatment or nagtitherapy, ay talagang pag-reflex na talaga yung una kong nagagawa. Kasi, since pa naman kay mga sinauna natin, it's siyempre wala nang mga gamot-gamot dati yun. It's puro press lang. Kami nakapaalam na nakatulong pagdating sa mga health concern. Ayan. Kaya Nova. Ayan. Meron na kayong mga nalaman sa akin na in-share ko through aking channel. Ayan. Nova. Ayan. Ito mga kay, clover chips. Para sa akin, ang clover, ikuha na natin ito po yung isang cover. Ayan. Kasi, sa bawat pagkakamali ko sa aking buhay, sa aking desisyon, it's may ginagamit si God na coveran ako. Alam mo yung pakiramdam na wait, mali ka, mali yan, may gagamitin sa yung tao, napaparealize sa iyo na ito yung tama. Sam, yung sinasabi lang, Sam, huwag kang maligaw. Ito yung dream mo, ito yung pangarap mo, ito yung vision mo, kailangan natupad yan. Ayan. Kaya, simula na magkasakit si mama, hanggang mawala, hanggang ngayon, yes, meron akong, may mga pagkakamali ako sa buhay ko, or decision ko, na alam ko mali, pero may mga ginagamit si Lord talaga na para i-cover, na hindi tuluyan ako magkamali, or tuluyan masira yung aking kinabukasan. Kasi sabi ko nga, na-share ko nga sa mga, sa isang group, na ako yung tipong taong dreamer, visionary, ayan, mataas ang pangarap sa buhay na may mga makamit. Kaya, Maki, kung may mga nararanasan lang kayo na hirap, lagi yung tingnan nyo yung good side. At yung mga tao na handa kang i-cover para hindi ka tuluyan maligaw ng landas. Ayan, yan lang talaga masabi ko. Itong clover na tumakot. Ayan.
Ang next naman mga kaibigan, si Piyakos. Piyakos cheese. Piyakos. Hindi lang sabi ko kay Piyakos. Marirelay ko sa aking buhay si Piyakos. Diba? Para siyang... flavor potato. Yapo. Cheese. Kasi yun yung flavor ni Piatos. Narili ko na lang ang sarili ko kay cheese. Ayan. Cheese. Cheese! Ayan. Ah, masabi ko lang mga kay, ako yung tipong tao na palangiti. Ayan. Hindi mo ako makikita. Personally ah, personally mga kay, personally. Hindi to social media kasi makikita. Nagkasilangan happy. Ayan. Hindi ako. Sabi nila, totoo nga naman talaga yung mga kay na kung sino pa yung tao para saya, nabibigay ng saya, palangiti, ngayon, tipo, akala mo lang problema. At the back, yan, ay madami ang problema. Kaya, maraming salamat. Kasi, sa kabila ng ngiti, na aking, or cheese, yan, na nararanasan ay, meron mga downfall doon, pero nandiyan pa rin yung mga tunay kong mga kaibigan. Maraming salamat sa inyo. Yatos. Mr. Chips. Para sa akin, Maki, itong Mr. Chips na to ay sakong-sako to ito ngayon sa nangyari sa buhay ko. Kasi meron isang lalaki sa Mr. Chips na dumating sa buhay ko. Ngayon, 2020, ay makakamit na. Yun na ngayon, Maki, yung taong ito, si Mr. Chips na ito, Maki, ay nagtiwala sa ating kakayahan na ibalik yung ating pangarap. Yes, thank you. At gusto niya makamit ko yung mga pangarap ko, mga kids. Yun yung mapunta ako sa top. Mapunta ko yung ruro na pangarap ko bago man ako dito mawala sa buhay. Itong si Mr. Chips, mga kids, nakakatuwa lang sa kanya kasi siya yung positibong tao. Ba, nag-quarantine na tayo, home party na tayo. Lagi, alam mo ba, lagi ko lang naririnig sa kanya, lagi ko sa'yo. Kaya natin to, matatapos ito, pag nangyari to, tuloy-tuloy na tayo. At yung pangarap mo, it's makakamitin natin yan. Basta tuloy lang, laban lang, yan, huwag paghinaan ng loob. Kaya, napaka-bless ko. Kasi nakikiala ko itong si Mr. Chip na to. Okay. So, thank you kay Lord kasi naging daan siya para makilala ko itong si Mr. Chip na to. Na nagiging daan upang makamit ko ang pangarap ko. Ayan. At syempre, roller coaster. Ayan, Maki. Lagi nating tandaan at the end of the day, ang buhay natin is up and down. Pwede ngayon, nasa mababa ka, baka susunod, pwede ka na naging nasa top. Or else, nasa top ka, pwede kang bumaba. Pero, huwag natin laging kakalimutan yung mga taong iginamit ni Lord para makuha natin mga pangarap natin or nakasama natin sa journey natin. Lagi natin silang balikan, kamusahin, pasyalan. Hindi naman nila kailangan yung whole day na kamustahan. Basta ma-appreciate mo lang sila. Ayan, yung mga taong yan. Kasi,
Pag-ulan ko, natural tumaki. Nakamagpipangarap ko. Yung nagkaroon ako ng, share ko na nagkaroon ako ng wellness pa. May mga taong doon nakatulong sa akin. At syempre may mga taong doon hindi naman nakatulong sa akin. Na nagkaroon ng bigay ng sama ng loob, ganyan. Kasi akala mo, sila makakasama mo. Kasi nga, kaibigan mo na, mga ganyan. Pero hindi pala. Tapos, yung mga hindi mo inaasahang mga tao, yun ang pala tutulong sa'yo. Ayan. Kaya, basta, kung merong mga problema na hinaharap, it's wag mong isipin na lagi ka nasa baba. Kasi darating at darating na magiging nasa taas ka din. Ang buhay lang natin, mga roller coaster lang yun. Paikot-ikot lang yan. Kaya naman, it's lagi natin, isa sa natutunan ko talaga, mga it's yung lagi magtiwala kay God. Huwag tayo magbigay na, huwag tayo maglagay na hinanakit sa Kanya. Kasi siya yung kasama natin. Ang magulang natin, ang kapatid natin, ang kaibigan natin, ang asawa natin, ang anak natin, yan mawawala sa piling natin, personally. Pero si God, hindi man natin siya nakikita, personally. Pero lagi natin yung kasama. Simula nung bata pa tayo, kasama na natin yan si God. Yun ang natutunan ko sa kanya. Kasi mga kay, sa totoo lang, syempre, sa daming problema na nangyari sa akin, share ko na lang yan bago mag-end ang ating celebration. Ayan. Sabi ko nga, hindi ako gumagawa ng masama. Hanggat maaari, gusto ko maging mabuting tao, mabuting anak, mabuting kapatid, mabuting kaibigan. Yan. Basta lahat ng kake. Kaya ang dahil ko talagang pronunciation ay kake. It's pero bakit kami? Bakit ako? Yung family pa namin, ang mga ganitong nangyayari sa buhay namin, nawala yung dalawang kapatid, naghiwalay pa si mama at papa, ayan, nagkasakit pa si mama, ayan, namatay din si mama, nawala yung pangarap ko, ayan, nagkabaon pa ako ng utang, at madami pa, ayan, mga kay. Pero, in a long run ng mga dinaanan ko yun, nagpa-flashback sa akin, napakaswerte ko pa rin. Bakit? Kasi merong tao, ay merong nag-iisa na nakasama natin, na kahit hindi natin nakikita, kasama natin siya. Ayan. Siyempre, walang iba kundi si God. Kaya, roller coaster, yan, ang buhay natin. Lagi natin tatandaan. Ang buhay natin ay roller coaster. Ayan. Siyempre, mga kay, yung mga malalaking foods, ay hindi natin na siya naubos. Kasi, kukulangin tayo ng oras. At siyempre, ang last natin is water with pongkan. Ayan, syempre, for vitamin C. At syempre, alam naman natin at lingit naman sa atin, 75% ang katawan natin kailangan natin supply ng water. Ayan. As a wellness coach, wellness advocate, ang pinaka-recommend natin, as na-suggest natin, is mag-water therapy tayo. 8 to 12 glass a day para maging healthy tayo, makin. Ayan. Okay. Maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa aking journey. Tigit sa lahat, maraming salamat sa mga kakay natin na patuloy na nagbibigay ng comment, ng komento para mag-level up tayo pagdating sa usaping pag-vlog o pag-share ng aking journey sa taong ito. Ayan. Kasi alam nyo naman, mga kay, hindi ko ako mahilig talaga mag-isang vlogger. Magpupusa ako ng Facebook, okay na sa akin yan. Pero itong YouTube channel na ito, mga kay, as naging daan ito para i-share ko lang yung aking journey. That's it. Ini-enjoy ko lang ito. Nakakatuwa lang kasi dito, mga kay, it's nabibigyan nila ako ng idea paano mag-level up pagdating sa pag-upload ng YouTube. Pero sa ngayon, mga kay, at kung ano lang yung kaya kong i-edit yun lang kasi hanggang doon pa lang ako, mga kay. Ayan. Kaya naman, mga kay, maraming salamat. Thank you sa pagunood ng aking simple celebration dahil naka-road 300 plus subscribers na tayo, mga kay. Maraming salamat. Please don't forget to like, share, and subscribe and click the all bells para naman po updated kayo sa mga darating pang mga journey. Maraming salamat, mga kids.